Hello mga palangga, happy Tuesday everyone. For this video mga palangga, gagawa po tayo ng chicken apritada. October 10 birthday ko ng aking anak, nagpagilip ako ng hotdog. Tapos, kumuha ako ng isang pirasong manok, ayun na, slice na siya. Meron tayong carrots, syempre, hindi mawala si patatas. At meron din po tayong green peas. At pinakasekreto is Maggi cubes. Meron tayong kamatis, onions. Meron din akong dinigdig na ginger or luya. Tapos ito nakikitain yung puti. Yan po yung garlic. At meron po tayong dahon ng laurel. At syempre meron din tayong dinurog na black pepper. Ngayon, for this video, mga palangga, tayo pa ay magpakukir-kukir. Yes, dahil ako lang isa dito sa ano, mag-isa sa kusina, si Baba natulog. Tapos ito, lalagyan ko pa ng ganito para medyo magpula-pula. Siyempre, asin. At ito po yung black pepper, mga palangga. Kaya guys, mag-start na po tayong magluto. Magluluto po tayo. Tara-tara! Ayan, ayan. Kalahati lang yung makita kung wala ng ulos. Dahil, mahirap maghawa ng camera habang nagbablog, habang nagbibideo at magluluto. Una, gisa po natin yung sibuyas gumbay mga kalangga. Sibuyas gumbay hanggang sa mag-golden brown siya. Isunod po natin yung bawang. Siyempre, palaging nauna si bawang, ay si onion. Dahil ang onions po ay medyo matagal siya mag-brown. Tapos, ayan, igisa po natin yung ating onion or sibuyas gumbay. Tapos, sunod po yung bawang kasi ang bawang mas madali siya maluto or mag-brown kaysa onion. Kaya pangalawa siya. Yan po yung purpose para hindi masunog po yung bawang. Update ko kayo, wait lang. Ayun mga palangga, kung nakikita nyo, na-mix ko na yung onions. Onions, sibuyas gumbay, kamatis. Tapos, bawang, at saka ginger. Tapos, ang sunod natin ay manok. Ilalagay ko natin yung manok dito. Kapag natin dito guys para mag-absorb yung ano na mga ingredients natin na nilagay. Tapos niya ma-red na siya, ibalik ka ulit natin after 15 minutes or 10 minutes like that. Mahirap talaga mong video mga langga, mahirap pala. Alam niyo guys, isang pirasong manok na nakuha ko lang siya. Kasi tatlo ko siya kain. Alam ko na kung kain yung bata ko. I try. Sabihin sa kanya. Ang hirap ng video na ikaw lang pala mag-isa. Tapos nakahawa ko pa ng cellphone. Ang hirap talaga. Ang hirap-hirap. Nakuha. Yun. Makikita ko natin dyan. Nakasalang na po yung manok. After 15 minutes, baliktarin natin o itumbang manok. Tapos maya-maya, diba baliktarin hanggang pula-pula na siya. Baliktarin. 15 minutes ulit, baliktarin siya. Tapos lagyan natin ng tubig. Medyo ilaga natin siya, ilaga yung manok. Hanggang sa hindi na siya makunat. Alam niyo na. Yan ang mangyayari. Ilagay natin yung patatas. Tapos isunod ang carrots. Tapos optional na sa inyo kung maglagay kayo ng hotdog. Last is green peas. Pakita ko na lang sa inyo guys pag matapos na. Tapos, habang kumakain ako, hindi kausapin ko kayo. Yun mga palangga ito. Pakita ko sa inyo guys. Ilagay ko na yung carrots.
hindi ako nakakulog kanina. Ito po yung lutong itim na on version na aprikada. Yun guys. Kakain tayo na mag-isa. Tapos shout out sa aking baba. Sabi niya. Ano yung luto? Mating lang ba ako dun sa taas? Sa Diyos ko. Naka-open naman yung front pan. Sa mga baho, allergy sila. Pag matikman nyo ng luto, baba na, sabihin mo magluto ka ulit. Kulit, no? Tapos ito, guys. Ito po yung aking hotdog. Hindi pa kulay pula. Pero, ano, tinikman ko siya, hindi siya maalat. Tapos last mamaya, ilagay ko yung green. Tapos, finished product na tayo. Pagkatapos niyan, edi kakain na tayo. Nakaluto na rin ako ng white rice. Habang ako nagluluto ng aking aprikada chicken na nilalaga-laga ko pa siya para hindi siya masunat. Naggawa naman ako, nagluto na ako ng white rice. Shout out sa mukha na sobrang kinis dahil sa filter. Shout out sa aking mga followers. Sa mga kalangga followers, solid. Sa palaging nagsusuporta sa aking live gabi-gabi. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo mga palangga. Bakit nga ba gumawa ako ng chicken aprikada? Dahil today is birthday ng aking anak. 21 birthday na niya. Kung natandaan niyo, last 2016, yan po yung aking big testimony. Na-accidente siya, meron siya kapira sa ulo. Ngayon, 21 years old na siya. Ilang years na siya binigay sa amin sa pangalawang buhay or second life niya. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 years na pangalawang buhay niya mga kalangga. Kaya hindi po ako magsasawang magpasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti niya. Nangyari yan 2016, March 13, 2016. Nahulog sa niyong crack talaga yung kanyang bungot dito, guys. Kung kahit sino dito, malaki. Kahit sino na makakita sa kanyang sabihin, hindi na mabubuhay. Yung utak, lumabas sa ilong, lumabas sa daina. But napakabuti po ng Panginoon dahil yung hinihingi ko na pinipray ko, iniyakan siya. Sabi ko, Lord, hindi ko po hawak ang buhay ng aking anak. Dahil nung na-disgrasya siya, andito na ako sa abroad. Bago pa ako sa abroad. 5 months pa ata ako sa abroad or 4 months din yun. Kasi dumating ako dito 2015, October. Tapos ang disgrasya naman sa 2016, March, November, December, January, February, March. 5 months pa nga ako talaga. Ayan, hindi ko po makalimutan yung aksidente na yan. Dahil sa aksidente na yan, hanggang ngayon hindi na siya nakapag-aaral dahil mahirap sa kanya mag-isip, lalo na sa exam. Dahil na-try namin yan, pinaaral namin siya ng dapat 1 year. Hindi natapos yung 1 year. Kaya sabi ko, Lord, ikaw ang may hawak ng lahat. At ikaw din ang nakakaalam. At ikaw ang may plano ng lahat. Hindi po plano namin ang masunod, kundi ang plano mo. Dahil alam ko po na mas may magandang plano ka para sa kanya at sa aking pamilya, sa aking mga anak. Nakakaiyak. Pero kailangan natin tanggapin dahil binigyan po tayo ng pagsubok or warning. Lahat ng pagsubok na yan is dadaanan natin. Pero sa kabila ng pagsubok na yan ay mayroon siyang sagot. Napakabuti ng Diyos. Mga kalangga, ang aking mukha ay sobrang pula na talaga. Dahil mainit ako sino. Ayan. Tapos po, nilagyan ko na siya ng hotdog. At saka patatas, carrot. Tapos yung last is green peas. Nilagyan ko siya ng konting sugar para balance ko yung asin.
Love. A la restaurant. Itong video na to, idudugtong ko dun sa nagluluto ako. Kasi naputol. Bye!